nakakatawa. Dalawampu't apat na taon ng magician si Ginoong Lou Hilario at masasabing isa na siyang dalubhasa sa kakaibang kakayahang ito dahil sa napakarami ng magic na kanyang nagawa ng mga ibong Loro at Macau na gumawa ng iba't ibang mga tricks. At palibas ay likas na entertainer, kasabay halos ng kanyang magic at mga turuang ibon ay pinag-aralan din ni Lou Hilario noong 1976 ang ventriloquism o ang pambihirang kakayahan na magbigay ng buhay sa mga puppets o manika sa pamagitan ng pagpapalit-palit ng tinig at makatotohan ng pagpapagalaw sa mga ito na kuminsan ay iisipin mo may sariling buhay nga ang mga manika. Ventriloquist ang tawag sa mga taong katulad ni Lou. Pero mahigit na 10 taon din na tumigil si Lou sa pagpapagalaw at pagpapasalita sa mga puppet. At noong nakaraang taon lang siya nagpasyang balikan ito. Tumigil ako ng 1988 kasi akala ko na wala na yung boses ko. Ngayon yung naghahanap na naman ako ng bagong act last year. Naghahanap ako, nag-isip ako, ano kaya pwede ko ipalabas uli na magagamit ko sa magic ko, sa mga shows ko. Kasi marami akong mga kliyente na paulit-ulit yung gusto nilang, gusto nila iba naman yung palabas ko. 7 buwan na nag-ensayo muli si Lou bago niya na ipalabas sa mga show ang kanya mga manika. Pero noong bata pa siya, ay namangha siya sa mga sikat na mga ventriloquists sa Amerika na kanya rin naging mga inspirasyon. Malit pa ako, nakikita ko si Charlie McCarthy. Ang ventriloquist ng pangalan na nag-ooperate kay Charlie McCarthy, si Edgar Bergen. Ang iniisip ko kay Charlie McCarthy na totoo siya. Hanggang yung umabot ako ng edad na 12 years old, yung 12 anyos na ako, hindi pala tao yun, puppet lang pala yun. Tapos doon ko nalaman na ventriloquist lang pala yung mismong taong artist na katabi yung puppet na yun, yun ang nagsasalita para sa puppet. At para din sa ating kaalaman, may 3 uri ng mga puppets na ginagamit ang mga puppeteers at may kanya-kanya itong katangian at paraan ng pagpapagalaw. But doon sa Sesame Street, yung mga tao doon, hand puppet, kasi natatago yung puppeteer. Mga hand puppet. Meron naman isang klaseng puppet, yung marionettes. Yung mga marionettes tulad ni Pinocchio. Si Pinocchio, halimbawa, di ba, nasa tali, may tali siya. So, string puppets ang tawag doon. Ang 3rd klaseng puppet, itong mga ventriloquist puppet. Sinimulan ni Lou ang pagiging isang ventriloquist sa kanyang kauna-unahang puppet na si Randy, na yari naman sa kahoy o yung tinatawag na hard puppet. May iba't ibang koleksyon din siya na gawa naman sa rubber na ang tawag ay soft puppets. Binigyan naman niya ito ng kanya-kanyang sariling karakter at boses na sa tuwing gagamitin sa isang puppet show ay nag-iiwan ng lubos na kagalakan sa mga manonood dahil sa pagkilos nito na parang isang totoong tao. Tulad na lamang ng puppet na si Lola Luming, bagamat 56 na taong gulang na. Mukhang mahihirapan pa rin ang mga Kending Girls na talunin siya sa pagsasayaw dahil palaging nasa ballroom dancing. Sex bomb, sex bomb. You're nice, sex bomb. Baby, you can turn me on. Magandang gabi, Dayan. Sana makadate ko yung si Nolly De Castro. At mahilig ding mag-shopping. Kahit antuki naman ang puppet na si Lolo Julius o Lolo Jules, ay daig pa ang mga batikang reporter pagdating sa pagsagap ng mga balita at maging ang inyong lingkod ay iniintriga pa. Nolly, balita ko, tatakbo kang presidente. Isali mo naman ako, senador lang. Julius for president. Ha? Totoo ba yan? Tatakbo ka na sa senado? Kaya isalin mo ako, kahit ano lang, mayor. Paano mo niya ikakampanya si Nolly De Castro kung sakasakaling ano, tatakpo siya? Hindi na yung kailangan kampanya. Sikat na yan eh. Parang si Erap. Lumang luma din ang isang 4 na taong gulang na bata sa kakulitang ipinapamalas ng puppet na si Nacho. Nacho? Because sometimes I'm not so good. And sometimes I'm not so bad. Kinang konti. At palibhas ay isang magician si Lou, kaya pangarap din siyang tularan ng kanyang ibong puppet.
Ayan, all right. So, tingnan natin. Titigasin niya na naman yung tali. Tingnan natin. Ayun. Oh, parang ahas kasi. Lambot. Okay, steady natin ng konti. Tingnan natin kung napatigas niya na. Bang! Galing naman ng ibon na yan, ha? Ah, pakagaling niya talaga. Wow! Ang galing naman ni... Aray, galing. At hindi lang tao talaga ang puppet ni Lou. Dahil meron din siyang halamang may malaking bibig na nakapagsasalita rin. Nagsasalita ba kayo? Oo! Nakakaintindi kami. Para kang mga hayop rin. Naintindihan namin. May feelings din kami. Meron ba kayong feeling? Oo. Feeling. Feeling like I'm feeling. Magbasa ang aklat o libro na nagbibigay ng payo sa mga bata. My name is Dick. Ah, Dick. What's your family name, Dick? Dictionary. Ah, so you're a dictionary. At kung tinatamad ng dalhin ni Lou ang alinman sa kanyang mga puppet, eh dinadala na lamang niya ang kanyang portable puppet at ipinapasuot sa tao na mapipili para gawing isang puppet. Anong pangalan mo? Pangalan ko si Julius. Ah, Julius. Okay. Anong trabaho mo? Reporter ako. At papaano nga ba niya nagagawa ito gayong hindi naman nakikitang bumubuka ang kanyang mga labi habang kausap ang kanyang puppet? May napansin o napo na ba kayo? Most of the time sa salamin, tapos kumatmari doon ka sa maghanap ka ng live audience. Kailangan talaga excel mo. Nagpa-practice ka lagi, tapos mahilig ka, tapos pag-aralan mo kung ano yung mga pwede pang gawin sa kanila. Maski sino naman pwede matuto niyan, basta normal lang ang boses mo. Pero siyempre, kailangan, kunyari ito, anong bagay sa kanya na boses, yun ang ibibigay mo. Alam mo, ikaw yung puppet eh. Ako? Akala ko ikaw yung puppet eh. Sa bigat nga naman ng problema ng ating bansa ngayon, ay mainam na rin may napaglilibangan ng ating mga kababayan at mainam na kasama daw yung mga taong may sense of humor upang maalis ang ating pagkabagot sa araw-araw at paulit-ulit na gawain. Kaya pasalamat tayo sa may mga taong katulad ng mga ventriloquist upang magbigay saya at kulay, ika nga, sa ating buhay. Magbabalik kami makalipas ang patalakay.